Pilipinas at buong mundo. It's time for Family Feud. Let's meet our two teams, Tanya Garcia and Mike Lapid with the Lytle Lapid Family. Inspirational Diva, Jamie Rivera with Jamie's Bam Bam. Please welcome Family Feud's main man, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes. Welcome to Family Feud, the Lytle Lapid Family. Magandang hapon sa inyo. At syempre, ang Jamie's Bam Bam. Welcome po to Family Feud, ang pinakamasayang family game show sa buong mundo. Ito, guys, throwback time. Tingin ko matutuwa kayo at mai-inspire pa kasi siyempre, babalik tanaw tayo sa celebrities ng dating Kapuso teleserye at mga awiting nakaka-uplift. Kaya let's now meet our players, starting with the Lytle Lapid Family. At ang kanilang team captain, Tanya Garcia, or Tanya Lytle Lapid ngayon, yes, ang nagpasikat sa character na Cecilia Fulgencio Altamonte no early 2000 po. At siyempre, mapalad ako makasama ka sa show na yon, Tanya, bilang Carlos Miguel, and now welcome to Family Feud. So happy to see you and your family. Yes! Hello, Carlos Miguel! Kamusta, Tanya? I'm fine, I'm good, and happy. Eto na, gusto na natin makilala ang team members ng Lytle Family. Of course, ang katabi ko ang totoong Carlos Miguel ng aking buhay. Yes, sir! Ang CEO ng Kieza, ang aking asawa, si Mark Lapid. Hello! Paring Mark! Hello. Welcome! Welcome to Family Feud! Thank you. Of course, ang next naman, ang pinakamatalino sa pamilya namin. Ang aking sister-in-law, si Alta Lytle. Hello, Alta! Welcome! Pabato namin yan. At syempre, ang aking pamangkin, na ang laki-laki na ngayon, Dong, na-meet mo yan, bata pa, si Poppy Lambert. Poppy! Welcome, welcome. Ayan po, buong-buo po ang Lytle Lapid Family. Eto na po, nag-uumapaw din ng inspiration ang makakatapat natin, ang Jamie's Fam Bam with the team captain, of course, the inspirational diva, Jamie Rivera. Hi, Miss Jamie. Hello! So nice to be here, dito. Miss Jamie, siyempre from your hit debut album na Hey, It's Me noong 1987 hanggang sa inspirational albums na nandito ngayon na lumalabas at siyempre na parating binabalik-balikan, what inspires you in making all these music? Siyempre yung mga tao, saka yung mga, yung bansa ko, yung family ko, saka yung talagang common people kasi sila ang lagi iniisip ko pag gumagawa ako ng kanta. Kung ano yung makakabuti sa kanila, kung ano yung makaka-inspire sa kanila na. I'm sure yun yung na-appreciate nila. Yes, correct. That's right. Kaya ngayon kilalaan nyo na natin, Miss Jamie, ang makakasama ninyo ngayong hapon. Yes. Sa kanan ko, si Ming Tinyana, siya ang aking manager. Yeah. Ming! Welcome! Tapos yung sa sunod naman ay si Ate Noreen, kapatid ko siya. Siya ang pinakamagaling sa amin sa math. Yun! Ate Noreen, magagamit natin yan mamaya. Oo. Tapos yung nasa dulo naman, yan si Moti, pamangkin ko. Yan ay physical therapist, commercial model, slash artist. Wow. And maybe mamaya slash Family Feud winner. Yes, sana. Good luck. Ayan na po ang Jamie's Fam Bam, ang Lytle Lapid Family. Nako, ladies and gentlemen, alamin na po natin ang sabi ng surveys. Team Captain Tanya and Jamie, let's play Family Feud. Good luck. Nag-survey kami ng 100 tao and the top 5 answers are on the board. Ano ang trabaho mo kung lagi kang naghuhukay? Tanya! Wait lang, yung sa construction worker! Construction! Oh, sabi ni Tanya, sa construction! Survey! Wow! Tanya, pass or play, Tanya? Play! Miss Jamie, balik po muna tayo. Let's go, Tanya! Mark? Here we go. Ano ang trabaho mo kung lagi kang naghuhukay? Yung sa secretary. Sorry, Mark. Naabutan tayo ng buzzer. Alta, anong trabaho mo kung lagi kang naghuhukay? Magsasaka. Magsasaka. Kung merong construction, magsasaka. Wala yan! Yes! Nandyan. Poppy,
Anong trabaho mo kung lagi ka naghuhukay? Sa libingan. Sa libingan? Small torero? Wala! Okay, ang sabi ng survey ay... Yes! Tama, nandyan. Dalawa na lang inahanap natin, Tanya. Anong trabaho mo kung lagi kang naghuhukay? Jardinero, gardener! Survey! Meron! Isa na lang! Mark, isa na lang. Anong trabaho mo kung lagi kang naghuhukay? Magsasaka? Magsasaka! Ay, nandyan na! Hindi pare, tanayin natin, magsasaka! Wala. One more. Jamie's Fambam, stand by to steal. Alta, pwede pa. Anong trabaho mo kung lagi kang naghuhukay? Tubero! Siyempre, kailangan mo kunin yung mga nasa kailalim-laliman. Tubero! Wala! Okay. This is your chance. Jamie's Fambam, pwede tayo mag-steal. Moti, ano kaya sa palagay mo? Yung sa DPWH yung naghuhukay ng lupa doon sa... Kalsada. DPWH worker. Laborer. Sabihin natin, basta laborer, Ms. Noreen. Naglilinis ng mga kanal. Good answer. Oo, oh, ganun din. Ming, ano kaya tayo sa palagay mo? Kaminero. Ano sa anong tingin mo, Ming? Suggestion. Naghuhukay. Sa mining. Minero. Okay. Ms. Jamie. Anong trabaho mo kung lagi kang naghuhukay? You've got 3 seconds. Minero! Kung tama to, makukuha nila yung mga score na itrinabaho ng Light and Lapid family. Minero, nandiyan ka ba? Nakahukay na score ang Jamie's Fambam dahil meron na silang 88 points habang wala pang puntos ngayon ang Lytle Lapid Family. Pero marami pa pong survey up next dito sa Family Feud. The Lytle Lapid Family versus the Jamie's Fambam ang tampok po ngayon sa Family Feud. As of now, ang Jamie's Fambam pa lang ang nakakascore with 88 points. At wala pa po yung kabila, pero laban pa rin. Kaya Mark and Bing, let's play Family Feud. Good luck! Ngayon, ito ang top 6 na hinahanap natin. Sa birthday party, anong handa ang hindi mawawala? Mark! Cake! Right. Ang sabi ni Mark, cake ang sabi ng survey ay... It's there! Let's go! Ming, baka may mas mataas. Tignan natin sa birthday party, anong handa ang hindi mawawala? Spaghetti? Sabi ni Ming, spaghetti! Top answer! Mas mataas. Ning, pass or play? Play. Mark, balik muna tayo. Let's go, Mama. Ms. Noreen, sa birthday party, anong handa ang hindi mawawala? Lechon! Wala! Masyadong mahal. Moti? Lumpiang Shanghai. Yan yung mga madaling ibalot eh. Oo, yung mga madaling i-take home. May kilala ako, naglalagay sa bulsa. Ay, ng lumpiang Shanghai! Lumpiang Shanghai! Jamie, yes. Sa birthday party, anong handa ang hindi mawawala? Hotdog! Good answer! Good answer! Yep! Ming, sa birthday party, anong handa ang hindi mawawala? Juice! Okay, sabi ni Ming, juice. Wala. Stand by to steal. Noreen, yes. Sa birthday party, anong handa ang hindi mawawala? Salad. Good answer. Ano, fruit salad ba to? Macaroni salad? Lahat ng klaseng salad. sabi ni Miss Noreen, salad. Wala. Ito na, yung pagkakataon to steal, Popey. Ano kaya? Sa birthday party, anong handa ang hindi mawawala? Fried chicken. Pwede. Ata? Any suggestion? Fried chicken din? Mark? Barbecue. Barbecue! Tanya.
Tatlo choices mo. Fried chicken, barbecue, o baka may iba ka. Pero, sa'yo pa rin magagaling. So, bahala kang pumili. Barbecue, fried chicken, or up to you. Sa birthday party, anong handa? Fried chicken! Okay. Mahalang manok, walang fried chicken! Sabi ni Tanya! Fried chicken! To steal the round! What survey! Wala! Ano ba yung dinahulaan? Number 5, please. Ala! Number 4. Adobo! Adobo! Wow! Oh, di ba? Hindi mo wala adobo kahit anong araw sa linggo. Bumabaha ng pagkain. Eh, sinampuntos ang Jamie's Frambam. Dahil meron po sila 174 points. Habang wala pa rin po ang Like a Lapid family, pero pwede pang humabol. Kasi next round, double points na tayo at double ang value ng bawat sagot sa pagbabalik ng Family Feud. Welcome back to Family Feud. Mamaya, mamimigay na naman kami ng 20,000 pesos mo para sa favorite charity ng ating winners. Ang tanong, hey, anong pamilya kaya ang mananalo ng up to 200,000 pesos? Ang Jamie's Frambam ba na may 174 points na o ang Lytle family na wala pa pong puntos pero sa ngayon lang yan. So we'll see. Alta and Miss Doreen, let's play round 3. Good luck! Double points round na po ito. Nag-survey kami ng 100 babae. And the top 5 answers are on the board. Bukod sa pagtataksil, ano pa ang dahilan para iwan mo ang iyong asawa? Alta. Mananakit. Nananakit! Okay. Violente. Ang sabi ng survey dyan ay... Second. Miss Noreen, pwede pa. Bukod sa pagtataksil, ayon sa 100 babae, ano pang dahilan para iwan mo ang iyong asawa? Nagda-drugs. May bisyo! Answer! Good answer! Oh, pass or play? Play! Play kayo? Play, play, okay. Play. Alta, balik muna tayo. Moti! Bukod sa pagtataksil, ano pang dahilan para iwan mo ang iyong asawa? Ayon sa 100 babae? Walang trabaho! Walang trabaho! Walang trabaho! Yun ang sabi nila, walang trabaho. Meron yan! Meron. Wala! Miss Jamie, bukod sa pagtataksil, ano pang dahilan para iwan mo ang iyong asawa? Nangangaliwa! Malay natin, baka nandyan. Pangangaliwa! Stand by to steal. Ming, bukod sa pagtataksil, ano pa ang dahilan para iwan mo ang iyong asawa? Tamad! Tamad! Lalang, tamad! Tamad! Okay, tamad! Yes! Two more, Miss Noreen. Oh, may tamang sagot ka na. Oh, bukod sa pagtataksil, ano pang dahilan para iwan mo ang iyong asawa? Impotent. Impotent! Sabi po nila, impotent. Wala! This is your chance. Pwede tayo mag-steal dito. Poppy, ano kaya sa palagay mo? Any? Suggestion na. Suggestion. Wala. LGBT. LGBT? LGBT? Kakaiba? Alta? Di. No. Mabisyo, nasabi na rin. Mm-hmm. No. Sasasagot. Pero any, tutulo. Mark, tingin mo. Spam pwede. Ikaw na, sa inyo yan. Sige. Pinasa na. Tanya, ito na. Bilang team captain, bukod sa pagtataksil, ano pang dahilan para iwan mo ang iyong asawa? Kapag hindi ka sundo ang in-laws. Pag hindi ka sundo ang in-laws. Survey, yan din ba ang sabi ninyo? Wala! Unahin natin number 4, please. Sinagot. Oh, Poppy. Number 5. Walang sustento. History na ang first 3 rounds. Ang Jamie's Frambam may 266. Ang Lytle, a Lapid family, wala pa rin po. Pero siyempre, yan ang history. Pero nasa future pang winner sa pagbabalik ng Family Feud. Round 4 na ng
Family Feud! Meaning buwis buhay na yung score na 266-0 in favor of Jamie's fan bank. Hindi pa final yan, ha? Hindi pa final yan. Kaya galingan niyo na, Poppy and Moti, let's play the final round! Exciting though. Reminder, times 3 ang value ng bawat tamang sagot ngayon. Here we go. Top 4 answers are on the board. Magbigay ng sport kung saan ang mga kasali ay may sinasakyan. Poppy. Formula 1. Formula 1. So, car racing. Car racing. Sabi ni Poppy, car racing. Top answer. Pass or play, Poppy? Play. We're gonna play. Moti, balik tayo. Eto na. Tanya, magbigay ng sport kung saan ang mga kasali ay may sinasakyan. Yung ano, yung sa horse. Horse racing. Horse racing. Karera ng kabayo. Karera ng kabayo! And by the outside, it's a light and laughing family. Boom! Pasok. Mark. Magbigay ng sport kung saan ang mga kasali ay may sinasakyan. Wala. Motorsiklo? Yeah! Motorsiklo! Yeah! Yun, oh. Wala. Sabi ni Mark, motorsiklo! Okay, eto ha. Guys, eto sitwasyon ha. Nakita nyo, 267 na. So, ibig sabihin, pag nakuha nyo to, panalo kayo. Alright? From zero. Panalo kayo. Alta. Magbigay ng sport kung saan ang mga kasali ay may sinasakyan. Rowing. Rowing. Rowing, yeah. Rowing. Survey. Are you there? Rowing. Muna. Two more chances. Poppy, magbigay ng sport kung saan ang mga kasali ay may sinasakyan. Wala. Oh. Stand by. Tanya. Kung tama ka dito, wala na, uwian na, may nanalo na. Pero kung mali, pwede pang mapunta yung chance sa kanila. Magbigay ng sport kung saan ang mga kasali ay may sinasakyan. Go. Sport na may sinasakyan? Skateboarding. Okay, sabi ni Tanya, for the win, tingnan natin. Pasok ba ang skateboarding? Wala. Here we go. Moti. Surfing. Surfing. Pwede. May sinasakyang board. Miss Noreen? Skateboard. Okay lang. Ano pa naman to? Suggestions. Ming. Paragliding. Mga extreme sports na to. Surfing, paragliding. Miss Jamie, sa inyo po magagaling ang sagot. Pwede sundin niyo po sila. It's up to you. Magbigay ng sport kung saan ang mga kasali ay may sinasakyan. Surfing! Ito, sitwasyon. Kung mali ang sagot nila, mananalo kayo by 1 point. Wow! Mali yan! Kung mali sila. Pero, kung tama kayo, well, siyempre, I mean, trinabaho nyo talaga yung 266 points. Ang sabi nila, surfing. Pero ang sabi ng survey ay... Wow! Sa history ng Family Feud, ito ang closest fight ever. Ito yung pinakamalapit, nanalo by 1 point. Oh my goodness! Alam nyo, naiintriga ako eh. Ano ba yung hindi natin nahulaan na yan? Number 4, please. Polo! Social! Oh, kabayo pa rin, kabayo. Social! Polo! Anyway, ang ating final score, gaya ng sabi ko kanina, light and lapid, 267 points! Jamie's fan band, 266! Oh my goodness!
Okay lang yan. Sana po ay nag-enjoy kayo. I hope you enjoyed. Mag-uuwi pa rin kayo ng 50,000 pesos. Congratulations. Galing. Ang galing. Trinabaho nyo. Iba nga lang ang kumuha. Eh, congratulations. Title Lapid Family. Diba? From behind, 100,000 pesos na. Pwede pa natin madoble, Tanya, sa ating Fast Money Route. Sino ang maglalaro sa inyo? Kahit sino sa inyong family. I need two players. Si Mark. Mark? And Popey. Mark and Popey! Yes. Ayan na po. Nako, destiny kaya nila ang 100,000 pesos sa Fast Money. Alamin natin sa pagbabalik ng Family Feud. And we're back kasama si Popey ng Lytle Lapid Family kanina. Nanalo sila ng 100! Wow! At pwede siyempre na madoble yan si Mark na sa waiting area sa likod. Hindi tayo naririnig, Popey. Let's play Fast Money. Here we go. Kailangan makakuha kayo ni Mark ng combined score na at least 200 para maiwi ang additional 100,000 pesos. 5 questions within 20 seconds. Alam mo na ito. Give me 20 seconds on the clock, please. Magsisimula lang ang oras pagkatapos ko basahin ang unang tanong. Masaya ka na kung ito ang sweldo mo kada buwan. Go! 100,000? Magugulat ka pag nakita mo sa langit, sino? Superman. Magbigay ng kulay ng Teletubbies. Blue. Pagkaing sikat sa Ilocos Region. Empanada. Name ng month o buwan na may 5 letters or less. March. Popey, tignan natin kung ilang points na nakuha mo. Masaya ka na kung ito ang sweldo mo kada buwan. Sabi mo, 100,000. Ang question, masaya ka na. Eh, dito mukhang masayang-masaya ka na dapat. Survey! 14 points. 186 to go. Magugulat ka! Pag nakita mo si Langit, sino? Superman! Huwag mo na isa si Superman. Dahil lumilipad siguro, nandun na siya, nauna na. Sabi ng survey sa Superman ay... Wala si Superman doon. Magbigay ng kulay ng Teletubbies, sabi mo blue. Naabot naman naman ng Teletubbies. Naabot. Yes, of course. Survey. Whoa! Pagkaing sikat sa Ilocos Region, sabi mo, empanada. Yan. Napakasarap na ito. Survey! 24. 162 to go. Name ng month o buwan na may 5 letters or less. Sabi mo, March. Survey. 28 points. 134 to go, Popey. Balikan muna. Let's welcome back, Mark Lapid. Sana hindi ako itakwil ng pamilya ko nito. Simple, simple. Mark. Thank you, thank you. Si Popey nakakuha ng 66 points. Ibig sabihin, okay. 134 na lang ang kailangan para makuha at least yung 200. Kayang-kaya yan. Sana. May kita ng viewer sa bahay yung sagot ni Popey at kayo lang po ang makakakita niyan. Okay. Magsisimula lang ang timer pagkatapos ko basahin ang unang tanong. Okay, sige. Here we go. Good luck, Mark. 25 seconds on the clock, please. Masaya ka na kung ito ang sweldo mo kada buwan. Go! 50 mil? Magugulat ka. Pag nakita mo sa langit, sino? Si Lord? Magbigay ng kulay ng Teletubbies. Teletubbies, orange? Pagkaing sikat sa Ilocos Region. Empanada? Lumpia? Bagnet? Name ng month o buwan na may 5 letters or less. 5 letters, April. Yeah. Nice. Yes. Yes, sir. Sana mataas. Sana. Ilan natin? 134 points. Yan na lang ang kailangan natin. Ito, unahin natin. Masaya ka na kung ito ang sweldo mo kada buwan. Ang sabi mo, 50 mil. Alam mo ba, Mark, ito ang top answer natin. Wow! Yes! That's the top answer. Ang sabi ng survey ay... 30 yes, points. 30! 104 to go. Name ng month o buwan na may 5 letters or less. Sabi mo, April. Alam mo ba? Ito yung top answer ulit. Wow! Thank you! Alam mo, top
Answer na. Ang sabi ng survey dyan ay 31 points. 73 to go. Pagkaing sikat sa Ilocos Region. Kailangan natin kunin kasi yun yung nasabi, yun yung huli. Ilang points ang lumpia? Tingnan natin. Malay mo, meron tayong lumpia. Wala. Oo. Ang top answer ay bagnet. Yes. So kung sakali, tatlong top answer na ang nabibigay mo. Tatlong top answer na ang galing. Mark, magbigay ng kulay ng Teletubbies. Ang sabi mo, orange. Ang sabi ng survey ay... Wala. Wala. Yellow. 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 Apat ang kulay ng Teletubbies. Yellow, violet, red, and green. Yan. Magugulat ka kapag nakita mo sa langit, sino ang sabi mo? Si Lord. Oo. Bakit si Lord, Mark? Patay ka na pag ganun, di ba? Parang magugulat ka pag si Lord din nakita mo. Oo, first time, di ba? First time in the flesh. So, tingnan natin kung ilang points ay bibigay sa'yo nito, Mark. Ang sabi ng survey kay Lord ay... 4 points! Meron pa rin. Ang top answer dito ay kalaban ni Lord. Si Lucifer o si Satanas. 131. Mark, thank congratulations. Mag-uuwi pa rin kayo ng 100,000 pesos. Let's welcome back again the Lytle Lapid family and syempre ang Jamie's Fambam. Gaya na sabi ko kanina, yung chosen charity ninyo ay tatanggap din ng 20,000 pesos. So, Mark and Tanya, ano ba yung napili ninyo ng charitable institution? Ang Padang Dominico in San Juan. Ever since tinutulungan na to ng lola ko and she just passed. So, gusto namin ituloy-tuloy pa rin. Padang Dominico, ayan po, makatatanggap po kayo ng 20,000 pesos mula sa Lytle Lapid family. Maraming salamat sa inyo. Congratulations. Thank you. Ako po si Ding Dong Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya at pampremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!